balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan Dela Cruz. Siyempre kasama natin paring Conrad Banal, paring Willie Jurado. At siyempre, ang ating fashion Best dress. Host on radio, paring Larry Kidlat. Kaibigan na lahat, gadun. Maganda umaga po sa inyong lahat. Maganda umaga. Batiin muna natin yung... Okay. Jow. Jow the Mango. Yeah. Parang Jow the Mango. Parang Jow the Mango. Jow the Mango. Na DJ. Nakakatuwa ang tropang karambulista. Presensya pa lamang ni Kidlat. Yan. Nakakatuwa na. Kidlat, kaibigan na lahat. Ano? Sino yan? Si Jow the Mango. Jow the Mango. Oh, parang Willie. Parang baseball na si Jow the Mango. Si Balot Pinoy. Balot Pinoy, ha? Watching us from London. Oy. Okay. Good morning. London, ha? London, oh. Si Yoli Advincula. Watching us from Toronto, Canada. Ito naman, si Onit Diaz. Watching us from Batangas. Batanggenyo, kamusta po kayo? Masarap ang barako dyan. Barakong kape ngayon. Si Badiras Rowy, watching us from Florida, USA. Okay. Michael Xiaoyang. Wala man bang Antarctica dyan? Wala pa. Watching us from Canada. Ito, taga New Jersey. Siang Hun. Oy, Garden State. Good evening. Taipei, Taiwan. Si Johnson Tan. Yun. Marami talaga, marami nga. Marami. Sana marami rin manood sa atin dyan sa bandang Europe, no? Meron rin. Marami rin. Marami, pare. Oo. Marami. Sa Africa, umabot na tayo. Mabuti. Africa. Para talagang, worldwide. Iba sila. Oo. Maraming talaga mga taga, mga OFW na. At binabati rin natin, siyempre, mga kaibigan natin sa Congress, si Cecil, at siyempre, si Mayor Balie ng Santa Cruz, sa Ilocos Sur. Good morning po. Akala ko, Santa Cruz Laguna yan. Hindi, in Santa Cruz. Oy, good morning kay Mayor Egay San Luis, yung inyo pong... Quezon Puti ay nababara. Lumamig na po yung pandesal. yung pandesal po namin dito ay nababara. Talking about OFW, Kong Jonat. Ito, pasabi ni ating Secretary Toots Oplay na si Presidente Bongbong Marcos, hindi lang gusto tulungan ng mga overseas abroad, pati yung pamilya nila. Siyempre. Kailangan talaga yun. I remember that time when we had the press conference with him, kasama sa CNN. Di ba, ang sabi nga ni Presidente doon, gusto niya tulungan ng mga, yung pamilya nila na magkaroon ng housing dito. Parang yung bliss nung araw. Actually, matagal nang pinapangarap yan at matagal na rin ginagawa. May mga maning agencies na gumagawa niyan. Total ang kanilang programa kagaya nung sa pamilya ni Captain Greg Oka, yung Amusok. Malaki yung kanilang programa, hospital meron sila, meron sila. Kompleto sila, meron din silang housing at lahat. Yung kina-ambassador, si Conrad Oka nando doon. Doctor yun eh, doctor. Doctor. Siya nag-take over doon sa kanyang ama, si Captain Greg Oka. Talagang tinutulungan yan mga malaki ang kanilang programa diyan. May mga maning agencies na malalaki na ganyan ang ginagawa. Yung kina-ambassador Salinas. Ganyan din. Malaking programa rin yung kanilang. Kasi yung mga yun, organized na effort. May mga iba din na mga karamihan dyan, madali mo i-organize dahil sa maning agency, may mga international protocols pagdating dyan. Kayang-kaya. At saka nakakatuwa dyan, hindi sila apektado ng kaliwa. Hindi sila nakakasama ng mga kaliwa. Siyempre, nahihirapan. Wala sila oras dyan ba? Wala. Ang gusto nila, kumita. Hi to my family there in San Rafael, Bulacan. Si Eugenia Ravina. Yan. Natagasan kaya to si Eugenia. Sa tiga San Rafael yan.
Sigurado. Hindi, pero nasaan siya? Nasaan kaya siya? Of si course. Noel sikat naman, Alberta, Canada. Alberta pa rin, di ba? Northern part to. Ng Canada. Oh. Ng Canada. At saka siyempre ito si Joey Laceda ng Olongapo po. Doc, magandang umaga sa inyo. Si Aris, di ba? Eugenia. Ayan. Taga ano pala siya, San Antonio, Texas. Texas. Oh, yun. Yan yung De Alamo, ha? San Antonio. De Alamo. Ayan, tapos itong si Aris de Mabibas, mga magaling na singer dito. Patiin nyo naman kami sa YouTube. Good morning. Yan. Chine-check ko YouTube. Yung mga YouTube natin. Yung mga YouTube natin. Huwag natin mabusan. Mm. So, ako watching from Multiverse. Bahay pa. Ibang klase rin yan. Baka maghadukin ka dyan. Baka kung ano mangyari sa buhay mo. Baka kung ano, pag naghahadukin. Uy, alam nyo ba, nag-brown out ang buong island ng Panay at saka Guimaras kahapon. Mm-hmm. Ha, bigla na lang nawala. Bigla, ah? Buo. Bakit buo? Kaya? Buo, power interruption. Mm-hmm. Gano'n kaya katagal? Utilities, hindi sinabi, magmula daw alas 6 ng umaga. Haba. Ah. Ang haba, oo. Oh. Kasi madalas po mangyari yan. Halimbawa, dyan sa Mindoro naman. Nakakaroon ng trip. Nung yung Mindoro, and ang The whole island din. The whole island din yun. At ang naging problema dyan, pare, bayaran ng kuryente. Mm. Yung, cooperative. Yung cooperative, hindi nakapagbayad. Bayad ng sa power supplier. Sa power supplier. Mm. Yung OMCPC. Mm. Yung Omeco na yan, eh, ginawa nag-expire yung kanilang agreement, hindi sila nagbabayad. Pinutulan ng kuryente. Kagad, nung supplier. Ang lupit nun. Malupit yun. Alam, pumasok na ngayon tong ano, itong government. Through the NEA, National Electrification. Oo. Para sabihan, hindi pwede yung ganyan. Hindi ba? Eh, kung hindi nagbabayad yung cooperative, pero yung mga consumers ang babayad. Ah, hindi pwede yun. Ba't mo piputulan yung mga yun? Dapat takot na demanda abutin niya. Eh, yung sa akin dun, pare, kasi yung mga naghahanap buhay. Malaking problema kagad yun. Diba? Oo. Puputulan mo agad ng ano. At bakit nangyayari dito sa Pilipinas yung ganon? Diba? Hindi ba, wala ba tayong hindi. Ang aan para pag-usapan? Actually, ang ano dapat 'yan, ang monitor kasi sa regulatory in effect. Regulatory body in charge of cooperatives, National Electrification Administration. Okay. So dapat 'yan proactive. NEA. Sana NEA. They should have anticipated all of these problems . Kasi kung hindi mo pinag-iisipan yan at hindi mo na mo-monitor yung ginagawa ng mga cooperatives, ay malaking problema 'yan kasi cooperatives ang karamihan. There are about 124 cooperatives all over the country. Mag-iimbestiga raw ho sa Senado. Ganito po. May mga violations ba yan ganyan, parang Jonas? Meron. Ganito po. Hintayin lang ho muna ninyo sana yung gagawin ng NEA bago kayo mag-imbestiga dyan sa Senado para makuha ninyo yung report coming from NEA itself. And then, ma-restore muna yung kuryente diyan sa na-restore na raw ho dahil inutusan ng ERC. Dahil nagkaroon ng provisional authority. Approved na yung kanilang power rate agreement. At na-resume na yung service. Ang hindi ho maganda doon malaman kung may kapangyarihan nga ba itong power supplier. Na ganun na lang. Puputulan na lang basta. Oo. Dahil hindi pa sila nagkakaintindihan tungkol sa power agreement. Ano yan? Yung kanilang supply agreement. Ano yun? Baliwala na yung mga consumers? Oh, hindi pwede yun. Yung mga nagninegosyo doon? Yun na nga sinasabi natin na pareng Conrad. Yung mga nag-take over, whether by way of a joint venture or by way of management agreement with the electric cooperatives, and this applies also to the water concessions, yung mga water districts, dapat meron provision doon tungkol sa mga ganyan na activities na hindi mo basta-basta tinatanggal dahil hindi kayo nagkakaintindihan ng management ng cooperative. Oo.
Hindi naman problema dapat ng consumers yun eh. Problema ninyong dalawa yun eh. Bakit itong mga consumers? There ought to be a law. Yes. Na kapag ginawa mo yan, yari ka. Tulong ka. Actually, there are certain regulations na dapat i-impose yan ng NAIA. Dapat yan i-impose. Hindi po pwede yung ganon. Basta-basta na tinuputulan mo. Nagbayad. Hindi, halimbawa, hospital pari. Yun. Eh, ganyan. Eh, nawala na oxygen yung tao na matay. At nasa support system. Ino-opera. Tinutulan mo ngayon ang kuryente. May ino-opera. Namatay yan. Ano ngayon? Sino ididimanda nito? Hindi pwede yung basta-basta ganyan talaga. Sana magkaroon din na batas na pag ganun ang aksyon nila, sila mismo pwedeng kasuhan. Dapat ganun eh. Dapat sila ilagay sa support system at tanggalay ng power. Actually, yan nga yung sinasabi natin palagi. Yeah, yeah. Yung regulatory framework, pagdating sa utilities, medyo... Tagilid. At more often than not, yung mga regulators nagiging captured. Regulatory capture ang nangyayari dyan. More often than not. Energy Regulatory Capture. ERC. Pero teka muna, meron pala isang balita rito na hindi masyadong na lumabas, ano? Hindi na pag-usapan ba, no? Hindi na pag-usapan ng gusto. Ito palang Makabayan Block ay nag-file ng bill that seeks to grant TV network ABS-CBN a fresh 25-year franchise. Really? Nabasa ko rin yan, pare. At ang kanilang reason ay hindi daw nabigyan ng chance yung ABS-CBN dahil kasi ang utos na patayin ang franchise ay si Duterte ang nag-utos. So kaya nila nire-refile ngayon because this is a challenge to the new Congress to uphold democracy, etc., etc. Magkano? Wishful wala thinking. Wala naman bayad yung pag-file, di ba? Wala naman bayad yung pag-file. Wishful thinking. Ang itong sa kanila kasi, hindi man lang ba, di ba nagkaroon ng ilang buwan na hearing yan dyan sa Kongreso? Taon! Panahon pa ni Pinoy! 14th Congress. Bakit noong panahon ni Pinoy, hindi rin yun tinuligsan na siya nga mismo ang ayaw nga ipa-renew yan dahil kasi ang daming sila questions na hindi naman masagot talaga ng ABS-CBN like for example, yung lupa na kinatitirikan ng kanyang kumpanya. Asan yung titulo nyo? Ba't ang gawin? Wala. Kinain po ng anay. Dalawa yung... At saka yung sinasabi nila na yung equipments ng dating People's Television... Tinake over nila. Na walang kabayan. Quintas Claros ba yan? Sabi nila, grinat daw sa kanila yon na PCGG. Walang papel. Asan yung papeles na grinat sa inyo? Donation or assignment or whatever, di ba? Wala. Wala rin. Wala may pakita. Kinain din po ng anay. Papel yun eh! Binasa yun. Talaga po yung mga anay, matatakot. At saka nakakonsentrate sa ABS-CBN na papel. Yan eh. Kung ikaw ba naman, eh isang korporasyon na matino, at yung mga ganong klaseng dokumento, pababayaan mo bang mawala yon? O sa akin yan, ang mura-mura lang nung ano yung fireproof na vault sa mga dokumento. Tagong-tago yun. Tagong-tago. Sa ilang taon nila hinawakan eh. Nawala pa. Ibig sabihin kasi nito, talagang walang papeles. Dahil sa gobyerno naman talaga yung People's Television. Eh, ang hihirap naman kasi ng mga tanong mo. At saka ano, ang may papeles... At yung mga papeles na ganyan. Ang problema, ang papeles na naipakita nila, yung tungkol sa ownership. Hindi po pwede dahil 100% dapat na... Marami naman papel sa rekto. Ito ha. Dapat tinanong mo na lang. Saan kayo kumakain ng steak? Pagdating sa San Francisco. Ganun na lang mga tanong. Ikaw ba ay totoong... Sabi ba nila, this is a challenge for Congress to defy the rising tyranny to stand for freedom and democracy. Putang ina. Nasa TV na tayo. Ito mga komunista ito, hindi may tinitingnan kung ano yung issues
behind the non-renewal of the or non-approval of the franchise application. Hindi mga tingnan niyo nga panoorin niyo 'yung mga recorded tapes niyan sa Congress, kumpleto naman 'yan. Walang pinag-ibayan, pareng Larry, pareng rising tyranny. Walang pinag-ibayan mga rason. Hindi, rason na 'yan. Yun nga. Walang pinag-ibayan 'yung reasoning na 'yan, pareng Larry, pareng Conrad at pareng Willie. Doon sa Rappler. Yun yung yun na talagang issue dyan. Hindi tungkol sa freedom of speech. Tapos sinasabi pa nila. Compliant naman daw kasi i-denunate. Ng foreign interest. Yeah, yun naman talaga nangyayari dyan. Yan yung Rappler ay propaganda machine lang yan ng CIA at saka nitong Omidyar. Yeah. Kaya yan, puro paninira ginagawa nila. Nako, hindi ho. Nobel Peace, ha? Peace Prize lang daw sila. Saka a thousand cuts. At saka itong SEC, hindi ho naintindihan yung donation. At saka yung tungkol sa foreign, ano? ADR. Hindi ho. Oy, Floren, ha? Walang kinalaman yung thousand cuts sa balat ni Reza. Wala. Ito si Floren Carlo Suba na to. Yan ang... Wag naman ganun. Walang kinalaman. Ito po, una-una, yung tungkol dun sa pagpa-file ng franchise, okay lang. Mag-file ho kayo, pero mag-comply kayo. Huwag niyo sabihin ng mga rising tyranny. Ano na naman ang sasabihin? Sino man nagpa-file ng franchise for a company like ABS-CBN? Pero dapat muna yan. May sponsor. House bill eh. May house bill yan. Ang tanong ko nga dyan eh, ba't nag-a-apply ba ngayon ng ABS-CBN? Ba't nauuna kayo? Kayo na ba may-ari ngayon? Binayaran ba kayo? Yun. Siguro naman, yan. Hindi. Lagot kayo kay Maring Larry. Hindi, alin na mauuna? Meron kang frequency o franchise? Hindi, franchise muna. Nakahihingi ng frequency. Nakahihingi ng frequency. At ang mag-a-assign naman nun ay ang MPC. As long as may franchise ka na. Paano yan? Napamigay na. Pwede pa rin. Meron pa rin ibang mga frequencies. Ang pinapanood niyo yung Channel 23 ay sa Aliw Broadcasting na po yan. Wala na. Hindi na yan pwede ibalik. ICTV na po yan. At saka yan ho ay nasa franchise na ng DWIC, ng Aliw Broadcasting Corporation. Wala na pong bawian. Wala na pong bawian yan dahil nakasama na ho yan sa aming franchise, sa aming lisensya. So kahit na anong gawin itong makabayan black na ito, hindi na pwede ibalik. Magbukas na lang sila ng bago. Mag-apply sila. Channel 100, ganun. Mauna muna yung application. Application muna. Then tsaka i-sponsor. And dyan sa application, nakalagay na dyan. Nag-apply ba? Wala. Wala akong alam, ha? Paramdam lang daw yan. Mabuti na unahan mo. Unahan muna para ikaw unang makasingil. Ganun kami sa legal practice. Professional fee. Yung professional fee. Kung gusto mong ikaw ang maulang makasingil, di ko muna mag-file. Sana, yung sa bill, yung mga nag-file ng bill na yan,
Tignan ho ninyo yung documents na yan. Kasi baka mamaya strike one kayo kaagad. Kasi pag nag-file ka dyan, siyempre ipapakita mo kaagad yung dokumento ng ABS-CBN, etc. Sino po ba mga may-ari nito? Sino-sino po ba mga nandito ng mga tao? Etc. Yung korporasyon po ninyo, ibibigay ninyo yan. Kasi mahirap na hindi nyo ibigay yan. Kasi wala kayong pinangpapailan. Wala kayong korporasyon eh. Ano yun? Wala na ang ABS-CBN. Ano yung korporasyon na yan? Sigurado, strike one yan na ano agad yan. Kasi tanong yun eh. Tanong ka agad yun. Tanong yun. Pag na-deny yan, sigurado ang sasabihin yan. Kasi, this is a rising tyranny. Ganun agad ang sasabihin yan. Kaya siyempre, alam mo, mga komunista yan eh. Yan, sila kagaya ni Francisco. Diktadoryang Marcos. Yan agad sasabihin. Malapit-labit na doon. Kasunod lamang ng diktadoryang Duterte. Puro diktador. So unang-una yung pagpa-file po na yan, sana maayos po yung korporasyon. Una, yun ang una. At saka yung korporasyon. Hindi, paano ito, tanong ko dyan, mga pare ko. Paano yung violations nila noon? Mauungkat ano na yun? Hindi, wala na, kalimutan. Hindi, ganito nga sitwasyon yan. Kaya nga tinatanong natin. Mag-apply ka ngayon, bago. Kaya nga tinatanong natin, paring Conrad, kasi ano yung pinagpa-filean ninyo? Anong korporasyon ito? Is this the same corporation na dati? Or are you filing in behalf of another corporation? Hindi na ABS-CBN. Hindi nga. Kaya nga gusto natin malaman. Pero very specific sila eh. ABS-CBN. Meron pa bang ABS-CBN? No. Are they retaining just the name or are they retaining the entire historical operation of the ABS-CBN. Yun ang dapat natin malaman sa kanila. Because that will be the first question. Kanino pong, anong corporation po pinagpa-filean ninyo? In behalf of what corporation are you doing this? Yun ang tanong ng committee kagad sa legislative franchise. If it is ABS-CBN, the original ABS-CBN, please give us all the following documents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, but wala raw ba silang human rights? Siyempre, yan yung mga drama-drama nilang yan. Meron pong human rights. That is precisely why tatanungin yan. Sino-sino po ba itong mga ito? Para they can be given all the opportunities to explain themselves. Mapapaliwanag ba Netherlands? Ayan. Hungary. Paano yan? Actually ho, napaliwanag naman yan. Pinaliwanag? Pinaliwanag ko na mabuti. Nadumaan sa pesa yon. Nadumaan sa pesa. Sabi ni Chick Tat. Dumaan sa pesa po yan. Yan. Doon nagkadalihan. Doon nagkalutuan. Nadumaan sa pesa yan. Pero alam mo, nilinaw sa akin yan ni Director General Ching Plaza. Kasi nung nagkasama kami, pareho kami. Hindi siya, wala pa siya noon. Event yan sa Laguna Technopark. Wala pa siya noon. Sinabi ko, bakit naman yung ABS-CBN? Nagkaganon yun, ba't yung pinayagan niya? Sabi, ay nako, Larry, wala pa ako niyan. Wala pa ako niyang time na yan, sabi niya. Ginamit talaga yung PESA registration. Di ano nila, yung there was a certain loophole in the law na ginamit nila ng konti. Para so that they can evade the paying taxes. Wala na. Talagang everything has to come into an end. Kaya nga, tapos na. Hindi naman pwede yan, nakala nyo ba, ABS-CBN o any other channel. At saka forever, sa kaya mismo sa Ligang Batas, yung legislative franchise is only up to 50 years. Yep. So how can you renew? Yun na nga yun mismo eh. Apply ka ng panibago. All the... You have to prove that you're a good corporate citizen. You have to prove that you deserve. That you deserve a franchise. Hindi naman nawala ng ganun-ganun yun. Kasi public trust po yung media. Hindi naman ano yan. Hindi komo ikaw eh... Royalty. Hindi naman entitlement. Hindi yan gaya ng diktador na pinasara ba? Kung sa akin lang, dahil na ang ABS-CBN ay may kagagawan kung paano nilang niloko ang taong bayan na si Ninoy ay hero, samantalang ito'y traidor sa bayan, na pasimuno ng NPA at ng Communist Party of the Philippines, pahamak sa Plaza Miranda Baming, isang utak sa Plaza Miranda Baming, at
siya ay nagpahamak sa claim natin sa Saba. Yan. At gawin yung hero dyan pa lang, eh hindi na talaga kayo dapat bigyan ng franchise. Dahil mga manluloko kayo. Yan. Oh, kayo ngayon. Pero ano yan? But diba? you will be given your day in court. Please, please be advised. Papayag ako doon. Ano yan? Para kumita naman yung mga umaattend ng... Pero malayo pa yan yung mga ganyan. Para sa akin, kaya naglalabas yan sa media. Ngayon. Precisely, para mapag-usapan. Yes. Paparamdam lang sila para may... Hindi, ang naiinis na exposure. Hindi, ang naiinis pa yan. Hindi magpa-progress yan. Ang naiinis ako dito, eh yung nandun na naman sila doon lang sa angle ng rising tyranny. Ayan na. Eh, titira na naman nila ng representative. So, what else is new? Ano yan, tira sa tyranny? Tira sa tyranny. Tira ng tira sa tyranny. Yeah. Tira. Ay, napansin niyo ba to? Alis. Si Transportation Secretary Jimmy Bautista. Sumakay ng train incognito. Oo nga eh. Ang lupit na kong tao dito. Oh, hindi, para malaman. Para malaman. Para malaman. But who does that? Oo, yun nga eh. De, kasi alam mo kasi, there were two... ito kasing si Secretary Jimmy Bautista, kahit nung nasa PAL pa siya, ano yan, hands-on talaga yan. As a manager. As a manager. Tsaka hindi siya nakaupo dun sa simple lang ito. Pero so makay daw po ng tren, at hindi alam na siya ang transportation secretary. Oh, bayad na, nagbayad. Libre naman. May please lang, ha? Wala naman siya nagbayad. Hindi, libre yun. Ang dami raw niya napansin. Please lang. Pwedeng gawin. Please be advised, ha? Hindi lang siya ang unang secretary of transportation na sumakay sa train, ha? By the way, ha? By the way. Please be advised, ha? May dalawang secretary dati. Sumakay din lang naman ng train, ha? Hindi, senator po yun, eh. Yung kailangan may business class yung train. Ah, hindi. Iba pa yan. Iba pa. Ito, Secretary, oh my God. Ito, Secretary of Transportation talaga ito. Ah, talaga. Oo. Oh, si, ano, si June Abaya. Sumakay din naman yan. Saka si Mar. Saka si Mar. Sumakay din. Hindi naman umaandar yung tren nung sinakyan nila eh. Oo nga, hindi umaandar. Inulan. At saka siguro. Kaya sila natanggal yung pinto. Kaya sila sumakay doon para tingnan ano ba ang pagkakakitaan dito. Hindi. Sumakay po sila doon para malaman. Para malaman ko anong problema doon. Kung ano pa pwedeng pagkakitaan. Yan yata yung umuulan sa loob. Eh nakita nila na marami talaga pala. Kinausap daw nitong si Secretary Bautista, yung mga mananakay. At hindi siya kakilala. Hindi siya kakilala. Hindi naman talaga. Hindi naman siya nagpakilala. Mala-media yan eh. Hindi naman siya media. Hindi high profile sa media. Hindi siya kilala. Tinanong niya, bakit kayo sumasakay ng tren? Kulang ho talaga. Kailangan namin ganito. Mabilis ho. Predictable ang iyong travel time. Magmula sa istasyon na to, doon sa isang istasyon na to, alam mo kung gaano ka tagal. O kahit na may haba daw yung pila, pagtsatsagan nila. Yun ang nakita niyang napakaganda palang. Yes. So, mass transit. Yung mass transit. Mass transit, importante yan. Tapos, siyempre, nakita niya yung mga toilet. Pati yung elevator kung meron, etc. Sino ba mga contract? Ang napansin niya rin, yung mga one-ticket ride, yung one-ride tickets, dapat daw mapauso yung bank card. Yung card. Yung card na, para mas mabilis. Para mas mabilis yung... Ang dispatching niya. Di ba kagaya sa... Yung mga card, i-load na lang. Sa hotel, every 2 minutes, may dadaan na train. De, ginawa... 2 to 3. Ginawa din naman ho niya noong panahon ni Pinoy. Ginawa din ho. Yung pagsakay sa train. Business class. Hindi, ang problema lang nun, hindi may nagpapayo. Sumukay pa rin, hindi tumatakbo yung train. Hindi tumatakbo yung iba train. Nagpa- photo op lang. Hindi. Picture taking. Pumasok din sila, pero may mga kasama, nagpapayo. Mag-umulan sa loob. Ang totoo niyan, kaya sila sumakay doon, tinitingnan nila kung ano pa yung kanilang pagkakakitaan. Ano pa pwedeng tirahin dito? Ang hindi naman ho, naayos nga eh, 'di ba? Nagkaroon from Sumitomo ganing 7 contractors nga yung yung pumalit sa Sumitomo. Ang understanding nila, ang concept nila ng maintenance
Eh, yung kagay sa mga building, taga-Walis, taga-Punas, so, may mga suggestion na agad na binigay sa kanya, pwede roman dalas-dalasan yung tren kapag rush hour. Yung dispatching, dispatching. Actually yan, dadagdagan mo lang naman yan. Ng bagon. Ng bagon eh. Yun lang ang solusyon doon. Mamaya, pag-usapan natin yun. Kasi yung iisa lang naman ng structure niyo, yung kinukuhanan ng kuryente, iisa lang eh. Dadagdagan mo lang yung bagon. Mamaya, pag-usapan natin yung tungkol sa transport kasi isa yan sa mga main na problemang inaasikaso ng administrasyong BBM sapagkat ang oras na hon natin ay alas 9:36 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin, paring Willie Jurado, paring Conrad Banal, at si Attorney Larry Kidlat Gadon. Larry Kidlat, kaibigan ng lahat. Ayun! Best dress! Sa radio host. Kaibigan ng lahat. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay... Nagko-congratulate kay Mark Justin Pantalyon, moving up sa high school, second honors. Ito po yung anak ni... Ito si Hiyas. Ikaw, Hiyas, baka wala kang papansin. Congratulations, ha? Congratulations. Second honor. Ni Hiyas. Ano yan? Mana sa tatay? Hindi naman pala. Congratulations sa'yo. Meron tayo. Hindi, sabi ni Hiyas, sa tatay pala nagmana. May pa-cake na yun, pa-cake mamaya. Sa nanay pa nagmana. Eh, di lalo na. Super valedictorian nito. Meron na tayong report galing kay Patrol 5, paring Aya Yupanko. DPWS magtatayo na ng tulay na magdudugtong sa Samal Island at Davao City. Paring Aya. Wala nang balakid pa sa pagtatayo ng tulay na mag-uugnay sa Samal Island at sa Davao City. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, sisimula ng Samal Island Davao City Connector Project ngayong taon at target na matapos sa 2027. May habang 3.98 kilometers na nagkakahalaga ng 23.39 billion. Pagdudugtungin ng modernong tulay ang Samal Circumferential Road sa Barangay Limaw Island, Garden City ng Samal hanggang sa Davao City at pagitan ng R. Castillo Daang Maharlika Junction. Tatawid sa Pakiputan Strait ang Samal Island Davao City Connector at may habang 24 na metro at vertical navigational clearance na hanggang 47 meters at taas na 73 meters. Ang Samal Island Davao City Connector Project ay flagship project sa ilalim ng Build Program ng pamahalaan na pinunduhan ng Official Development Assistance mula sa People's Republic of China. Patrol number 5 by Yupanko Tugulat sa Film Method at Lakas, DWIC. Karambola sa DWIC. Maraming salamat. Yan pong ating Patrol 5. Paring Aya Yupanko naghatid sa ating orasan. Alas 9:44 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. May nagbibigay lang ng reminder sa iyo dito. Oo. Doon daw panahon ni Pinoy, hindi naman daw sumasakay sa tren. Ah, hindi sila sumasakay sa tren. Nagpapasagasa doon. Pasagasa! Ganun ba? Hindi nga natuloy. Ano ba kayo? Hindi naman natuloy. Sorry ho. Bitin kulit nyo ha. Bitin nga yun eh. Hindi nga natuloy. Hindi umabot. Sorry ho. Nanginayang ka ba, pare? Oo, nanginayang ako. Sorry po. Kasi gusto ko malaman kung matibay yung release. Kakayanin ba? Kung kakayanin.
Sorry po. There's no way for us to know it kasi hindi naman natuloy. Ang akala ho namin kasi sumasakay sa train, hindi nagpapasagasa. Sorry. Mali. So isit ako eh. Sorry ho. Kasi hindi natuloy, kundi nadulas yung train. Nagpapaumanhin ho kami. Humihingi ho kami ng paumanhin sapagkat ang akala namin sa train sumasakay. Hindi pala. Papasagasa. Pero sumasakay sa train, pero gusto magkaroon ng business class. Iba yon. Iba po yun. Yan ang malupit. Malupit yan. Public transport nga eh. Mas transport nga. Kailangan may business class. Hindi ho to. may pagkain. Hindi ho. Pinapamukha mo yung division zone sa mga tao. It's so business class, my ass. It's so impractical. Paano mo hahatiin ang isang trend? Paano mo hahatiin na magkaroon ng business class at economy class. So may 30 minutos ko yung tinatakbo. Hindi ho ito. Business class ka pa. Hindi ho ito parang cruise ship. Nagukan ko ito. Hindi ho ito parang cruise ship. Hindi po. Hindi po abutin ng mga 5 oras o 6 oras yung biyahe ng MRT. Baka hindi pa. MRT wala pa kang 30 minutos eh. Wala. Ang problema ho yun, baka hindi pa nyo na-umpisan yung kape nyo. Nasa kabila ka na. Order mo pa lang ng kape, pababa ka na. Pero husay yun, ha? Ayop sa utak. Dain ho natin yung papuntang Bicol. Ayan. Darating natin ho yan. Ayan, pwede. At saka yung papuntang Ilocos. Yan, may tourism component yun. Pwede pa yan yung may mga tulugan. Meron. MRT na 30 minutos na. May business class ka ba? Tumayo ka lang nga. Loko-loko. Ay! Si Willie, oh. Willie, ha? Kapalikaw. Porket galing ka sa San Francisco. US base ka. Masarap ata ang steak. San ba masarap ang steak? Ano? Pier 39? Pero masarap na steak yung nandiyan sa Valle Verde. Ay. Isang bahay doon. Si kanino nga ba 'yon? Itong nag-file yung sinasabi ni Pa. Si Gob Georgie. Itong nag-file na grupo. Baka hindi pa ho kayo nakakakain kasi kaya hindi pa niyo kumpletong na ibibigay yung dokumento. Sa Pier 39 ho kayo kumain. Ayan. Baka sakaling bigyan ng bagong franchise. Sarsa pa lang gising ka na. Yan. Para maayos-ayos yan. Good news galing sa ERC. May refund daw po ang mga customer ng Meralco. Ayun. 21 billion pesos. Wow! Okay yan. Billing... magmula ngayong buwan na to hanggang sa Hunyo next year, magkakaroon kayo ng refund. Ang total na refund ay 21 billion pesos. Equivalent to niyan eh, nasa 86 centimo. Per kilowatt hour. Wow, okay yan. Okay. Tignan ho natin. Sana ay hindi ito magkaroon ng aberya na naman. Hindi, lagi naman sumusunod yung Meralco. Meralco. Eh, nananawagan tayo sa dating classmate, si Jota Saldariaga. Classmate natin yun. Si Jota. Ang gagawin naman yun sa linya dyan, ikakabit nila dun sa next billing mo eh. Mamaminus nila dyan sa... So, isang taon din ho yun na... meron kayong refund. Sa pagdating ho sa billing ninyo, your next... Malaki-laki yun, 21 billion pesos. Malaki. Okay yan. In fact, mas malaki yan doon sa unang refund doon sa meter. Yung meter deposit. Noong panahon ni Gloria Arroyo. Nag-refund din doon. Actually, dahil doon sa refund na yun, naging kosyo ng masalimuot na buhay ni President Gloria Macapagal Arroyo dahil doon nag-start yun yung tinira ng press lalo na ng ABS-CBN. Ang hinihintay na lang natin na magkaka... Siyempre. Ayaw nila ng refund. Sila may-ari ng Meralco. Kasi nung time na yun, sila pa may-ari ng Meralco noon, yung mga Lopez pa.
Ang hinihintay na lang natin na mag-refund din yung sa water. Kasi ang laki ng mga ano nila, paniningil nila na hindi na ayos. Paalala lang sa mga tao, yung mga refund na yan, ibabawas. Doon, sa kuryente. Hindi po kayo tatanggap ng cash. Hindi kayo tatanggap ng cash. Hindi po kayo tatanggap ng cash. Malaki yung pakinggan talaga yung 21 billion. Pero, hindi nyo asahan na kanyang malalaki. Libo-libo agad ang makatanggap. Hindi ho. Maswerte na makatanggap kayo ng 200 pesos. Kasi sa dami ng consumers dito sa Metro Manila, sa ano, franchise area ng Meralco. Sana naman hindi makatanggap yung mga ka-jumper, no? Tataas pa rin ang rates ng Meralco eh. Yun, although tumababa na ang fuel cost. Tataas pa rin. Sa kuryente po, hindi pa tapos. Hindi pa, tataas pa. So, yung fuel, 3 pesos na ata binagsak ng... Ng fuel. Pero, ang problema ho natin pagdating sa kuryente, walang bagong naitayo ng planta. Iyon na. Walang bagong naitayo ng planta. Kaya nga nagsasalita yung business community ngayon. Yung Philippine Chamber of Commerce and Industry na hinihimok nila si President BBM na magkaroon na ng Energy Secretary. At nang mapaliwanag na raw ang bagong policies sa energy ng administrasyon. Kasi po, ganito yung situation natin, no? Alam naman natin pinakamabilis tayong lumagong economy dito sa pre-pandemic, kanya na nangyari sa atin. Ngayon no, sinasabi nila this year and sa coming next few years. Ganun din. Pinakamabilis tayong pa rin. Lalago dito sa ASEAN. Eh, sa kakukuha ng kuryente. Paano tayo lalago kung walang kuryente? Ayun. Ang magsusupply talaga. Kailangan talaga magkaroon ng mga bagong planta. Ano nga bang bagong planta? Nandiyan kasi yung nag-aaway-aaway na thoughts or schools. Tungkol sa renewable energy versus base load. Coal, nandiyan yung nuclear. Kailangan ho, sa lalo madaling panahon, maklaro daw yan. Sabi ng business community. Iklaklaro. Yun ang hinihingi nila kay BBM. Iklaklaro yung energy mix, number one. Number two, iklaklaro rin kung saan ilalagay yung mga bagong planta kung sakasakali. At anong klase yan? At anong klase yan? Kasi yung energy mix natin sa ngayon, sa totoo lang, papunta naman tayo sa maraming renewables kasama ng hydro. Marami na tayo. Hydro, geothermal, etc. Kung pinisinisita nila, sinungaling daw to si BBM dahil sinasabi niya, yung kanyang wind power. Yung wind farm. How dare! Nasabihin, nagsisinungaling ang presidente sa... Hindi ko ma... Dapat siya ikulong eh. Yung nagsasabi nun. Sinabi nun... At ang gumawa pa nito, pare, fact checker ng Philippine Star. So you have a fact checker who is a malicious fact checker. Inak-check niya yung presidente, yung kanyang facts na binigay, maling. What the fuck? Sinabi ho na proyekto ng presidente yung ganito, hindi ibig sabihin nun ay siya yung may-ari. Siya yung gumastos. Magkaiba yun. Iba yung siya proyekto niya, siya nag-initiate, siya yung nag-ayos ng lahat ng aspeto ng proyekto. Kaysa siya yung pag-aari. Ang argument nitong fact-checker na to. Ang owner daw ay yung ano, si ang ganito. Ang Ayala. Paano naging Marcos? Hindi po. Yan pong Ayala, binili lang yan. Actually, ang original na proponent yan po was a Norwegian government. Ano yan? Actually, na yun ang kadil ni BBM during that time. Actually, it was kailangan nila na enabler, sila Vince Perez pumasok. Sila Vince Perez yung nag-package. Pero it's really a government-to-government project. Yes, Dalawang components yan. I should know because I was there. Ito, siya nga yung Una, it was a private sector-led operation, but it was government enabled. Kasi without the government,
without BBM. Wala yan. Hindi mangyayari yan without the government providing the environment for that, meaning yung pag-aayos ng public land para magkaroon ng lease. Number two, yung kontrata. Kontrata. Yung power supply agreement with the Ilocos Norte Electric Cooperative. The official development government assistance. The assistance from the World Bank. World Bank. Yung carbon footprint. Yeah. He was the governor at that time. Hindi ka bibigyan ng carbon credit ng World Bank. Kung ano ka. Kung private sector ka. Kailang government. Ano makatangahan yan? Kailang government. Binibigyan yan sa government. Ngayon, naiayos siya, naipackage lahat yan under his watch. As governor. And then, at the same time, after that, binili nga na Ayala. Binili. Ito ang question dyan. Nung ginagawa yan, ang dami nakuhang libre. Yes. Yung Norwegian Danish, Norwegian and Danish. Yung carbon credit ng World Bank. Ang dami niya, million, daan-million dollars yung nalibre. Nakuha na yan. So, kailangan yan, dapat siya nakakasama doon sa pricing. Nung bang binili ng Ayala yan, na-consider ba yung mga libre niya? For purposes of pricing. Yan nga yung issue dyan eh. Pinalalabas pa na nagsisinungaling itong presidente doon sa kanilang fact-checking. Mali. Mali kayo. Fact check na nga nilang kasunilingan. What the fuck? Alam mo, kasi masyadong nauso yung fact check na yan eh. Nawala namang katuturan. Anong basis nyo sa facts na sinasabi nyo? Kala mo, pag nag-fact check sila, totoo kayo? Hindi. Hindi. Akalamdam na nung na tama sila. Dapat nga pina-fact check yung mga fact checkers. Dapat inihihiyaan yung fact checkers. You should fuck the fact. Para pumanghi. Kulang-kulang sa panghiya mga yan. Maraming ganon. Example na lang ha, itong Rappler. Meron akong statement na media na sinabi ko na ang petition for TRO ng ABS-CBN during that time that they were asking for TRO Supreme Court preventing NTC from disposing the frequency. Nag-file sila ng TRO, no? And sinabi ko denied. The Supreme Court has denied the TRO application. Fina-check ako ng Rappler. Na ang sinabi na hindi daw denied, hindi raw totoo yung sinabi ko na denied kasi wala naman daw sinabi ang Supreme Court doon sa kanilang ruling na kailangan tahasan sabihin ng Supreme Court. Na TRO. Ganito kasi yan, pag nag-file ka ng TRO at hindi binigay, at hindi naman nilagay doon na hereby denied. Basta hindi binigay, denied yun. Ang binigay na Supreme Court, di ba Larry, ang binigay doon, comment. Mag-comment ka. Denied na yun. Pag hindi binigay, denied. Hindi na dyan kailangan yung specific vocal. Wala. The petition for the hereby denied. Hindi. The mere fact na hindi mo binigay, is already denied. Akalain mo, abogado ko, pinaktsik ako ng isang reporter. Sabi, mali ka daw. Mali. At mo. Tingnan mo. Yan ang katataduhan sa mga fact-check na yan eh. Sino magpa-fact-check sa'yo? Yeah. Anong authority, anong kanyang expertise? Yung credentials niya. Credentials niya para i-fact-check. Kamukha, ito nga sa Philippine Star na ito. Ipa-fact-check mo yung presidente. Sa kanyang inaugural address. Yeah. Pa-fact-check mo? How dare you? Diba? What the F? Nananawagan ako sa mga kababayan ko na mga loyalista, yung 31 million na mga Pilipino, huwag na kayong magbasa ng Philippine Star at ng Inquirer. At huwag kayong mag-open ng website of any post of Rappler. I am calling for a total boycott. Boycott na. Kasi mga ano yan eh, mga siraulong mga media organizations. Yung tungkol doon sa gasa tayo. Wag, sayang eh. si Noy nga, hindi nagpasagasa, nag-promise yun. Huwag ka na rin mag-promise.
Gagawin na daw yung LRT 1 extension. Maganda yan. Wala pa ni isang poste, parang Jonat. Hindi, meron na daw. Meron na. Nagpako na. Meron pa drawing na eh. Kompleto na sila. Oh, di ayos na. Kompleto na sila. Gawan ng solusyon, bago ang koleksyon. Yan ang problema, puro drawing eh. Puro drawing eh. Nako! Saka bukas na tayo tungkol dito sa mga drawing dahil maraming mga drawing noong panahon na yon PPP nga eh PowerPoint presentation. There you go. Ang oras natin alas 10 na ng umaga dito sa ating programang Karambola. Nagpapasalamat po kami sa pag-antabay ng ating mga kaibigan dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Sa ngalan po ni paring Conrad Manal, ni paring Willie Orado, tsaka si Atorne paring Larry Kidlat. Larry Kidlat, kaibigan na lahat. Gadon. Ito po inyong kaibigan Jonathan De La Cruz nagsasabing hanggang bukas mo dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Samantala, wag ho kayong alis sabagkat susunod na po Servisyong Lubos sa 882 kasama si paring Vic De Leon Lima. Inyo ang programang Karambola sa DWIC. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIC.